Yung batang nagmula sa Israel, sinabi niya may kilalang propeta sa kanila na makagagamot ng ketong. Ang mga Israelita ay kalaban natin. Pero, Naaman, lubos ang tiwala ko sa iyo. Alamin natin kung totoo ang balitang yan. Gagawa ko ng sulat para sa hari. Magbalik ka para sa pagdiriwang ng ating Diyos na si Rimmon. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Alis tayo bago pumutok ang araw. 10 talento ng pilak sa 4 na buriko. Ikaw at ikaw, 6,000 putol ng ginto sa isang karuahe. Yan ang tamang pamumuno para makuhang gusto. Gusto ko kung paano mamahala ang general na to. Oh! Maganda na tayong bumalis! Siguraduhin niyong matatanggap ito ng hari ng Israel. Sabihin niyong ako'y may dalang 10 talento ng pilak, 6,000 putol ng ginto at 10 bisan bilang regalo at respeto sa kanya. Humayo kayo. At sabihin niyo sa haring ayokong pinaghihintay. Alam ko ang ganyang pakiramdam. Hindi ko naiintindihan kung bakit ipinadala ng hari ng Syria ang magiting niyang general. Manggugulo ba sila? Kung inyo po akong pakikinggan. May mga nangakatago bang sundalo na naghihintay ng utos niya para sirain ang syudad? Mga lingkod ang kasama niya at may dalang mga regalo. At pinadala ang sulat na ito. Grabe lang talaga siya mag-react. Nakasaad sa sulat na dala ni Naaman na isang lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinabunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Hindi ito palabas. Nakita ko mismo ang anyo ng lalaki. Nilapit ang kanya dahil ikaw ang pinuno. At ang propetang si Eliseo ay naririto. Pero Panginoong Eliseo, sinasabi ko nga po sa inyo kung ano mismo ang nasaksihan ko. Pinunit ng hari ang kasuotan niya. Paratingin mo sa hari ang mensahe kong ito. Sabihin mong bakit kayo napapahala. Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel.